kung sa atong rules sa regulation, he has to get the weight because this is a championship fight. So we have to wait for him to get the weight for today's event. So just to let you know, I'm promoted the Red Boxing International. This is a Los Angeles based and Filipino owned promotional outfit. We have regular boxing bouts every month in the US. Then we are here looking for prospective world champions, future world champions. Kaya among ikuan karon kami, this is the second leg of our caravan. We will be going all over the Philippines in search for new champion. So kapangita ni mga bagong material, especially ngayon sa Digos, because I am also from this place. So I will be proud of producing a world champion coming from my own hometown. So din ako magdugay, ang importante na rin na may mga pangutana sa ato mga boksingero. Maraming salamat. Alright. Salita pa. Hey, sir. You wanna say something, sir? GBO. Global Boxing Organization is a international group and kani gimo ni haron ang opportunity para sa tanan boxer ma level kay sa ubang organizations para sa WBC, WBA na himo na magyunin kung pamilya-pamilya presidente mo pasa dito sa NAC. So at later mo para sa Mexico, di ba? Kay sila may presidente, daghan ang mga Mexicano ang mga boxer. Pero kani ang Mexicano halin, ipangulat naman sa nila yung Manny Pacquiao. Diba? Pero karang GBO ka nun, among ginahimo nga ang pagpasa ng organization may mong democratic into five areas sa kalibutan. Every 3 years, magpuli-puli o 6 years, magpuli-puli o presidente. Haron, wala yung isa kapamilya ang kakunit. So ang mga natin sa Pilipinas, di ba? Sa through the red boxing, pwede siya nang madala sa Amerika para i-training kaya ang red na may ilahan dito na pwesto para pang-training sa mga ato ang mga boxidor, correct? So it is an opportunity for me. Thank you. Thank you very much. And Carlos Lopez? Just an introduction, sir. Okay, sir, we'll translate. Okay, terima kasih Mr. Promotor untuk memberikan kesempatan kepada petinju Indonesia Carlos Lopez. Dan Carlos Lopez siap dari Indonesia ke Digo City untuk bertanding dan siap untuk membawa pulang kemenangan ke Indonesia. Terima kasih banyak untuk Mr. Promotor Digo. Guys, Mike. Nagapasalamat siya na itagaan sa nagigayon na makaduwa man sa championship. Kaniyang boxer sa una, WBC Asia Pacific champion before. So, paningkamutan nila, mudaog sila, mag-iuli nila ang bakos niya sa ilahan. Okay, Jenel, you're initial thoughts? Si Jenel na lang muna. Kailangan pa ng interpreter. Ngayong hapon kong katinyong tanan, una naman ako. Una-una, nagpasalamat ko sa taas nga kita karon nag-ipon-ipon. O salamat yun ko ni Sir Ray about sa ihatag niya ang opportunity na ako aduwa sa GBO Championship. O pasalamat po ko sa mga Digusay nun sa pag-welcome ka na mo dire. O sa akong coach, sa akong asawa o anak, o sa team. Sa tanang nagsuporta ka na mo. Magandang salamat. Lalo-lalo na sa pang-mayor.
Mayor Jusip Cagas. Magdagang salamat o bless. Okay, at this moment, we'd like to give the opportunity already to the media to ask question. Your name, your media outlet, and the question. Thank you so much, sir. Maayong hapon sa tanan. I am Joy Pinyaranda Lapi of Charm Radio, DSTA FM 94.3 Charm Radio, because there is a Goang provincial sa Davao del Sur. My question is goes to Sir Jenel Lausa of dito sa Iyahan Homes. Sir, pwede ba namo mahibalaan ang background ni Sir Jenel and then sa iyang experience sa pagka-boksingero? I think taga Cebu, Cebu Pulmi, Cebu nga Cebu, ako ang kagikan. Then we're so proud nga ang boksingero po nga ako ang bayan. So sir, gusto lang namo mahibawaan ang imong pagkagikan sa imong pagka-boksingero, then ila imong daog, imong hindi, o asa na kakaroon nga stage sa imuhang gula sa boxing. Thank you, sir. Ako, taga Cebu, akong mama o papa. Pero ipanganak ko sa Iloilo. Kaya parang, pero kay balo kong Bisaya ba? And nagsugod ko boxing at 16 pa akong edad. So, siguro, okay niya akong passion ba? Mauli akong ipatuloy. Pero gikan ko sa MMA, nagdula ko MMA. Nag-champion ko sa PXC, nagdula ko ko UFC. And then, karon ibalik na ko ko boxing. Kay parang passion lagi na ko is boxing. So, akong itry champion punta sa boxing. So, kami ni coach, huwag akong team, kung asawa, support sila sa mo ha. Kung sa iyong matatnan, salik kami sa taas. O, kang Sir Ray, siya ay naghatag ng opportunity para siguro ito na yung simula sa akong karir sa boxing. Go tayo. Thank you. Oh, by the way pala, ang record sa boxing is 9-5-1. Siyam ka daw, lima ka KO and then one draw. Ako na akong record sa boxing. Thank you. Good afternoon. Ronald Figueroa from Rockets FM and Jensen Media. Gusto ko mamatanda kayang kwan, Jaden. Eh, sa mga mungkod sa Jensen is boxing kwan po kayo, popular kayo. Kining, sa imuhang pag pamuksing ba, nana kay, murag, unifited mga ganon. Kining ikanin nga case, pare ganina nga, sa pag-weekin, doon ay kulang nga, 2 pounds ang imuhang kalaban. Tingin nga ni, matanaw ba ninyo ang broad advantage para sa inyo sa ipabaw sa rin puhon sa inyong pag-aaral? Oo, kay example mo, sobra siya 2 pounds or 3. Kay ang 3 pounds, iya man ang daganan. So, ibig sabihin, siguro, dugang pa sa iyang kakapoy ba? Kay, siyempre, butagan ko siya, di ba? Kita, advantage kita kay humanan ta sa win, maunan ta ba? Parang maulay na ba? Maano man ang advantage sa mga sakos timbang anytime pwede ka maka ano ba? Okay. Salamat. Sa, sir, sa GBO, delikay pamilya sa ako, pero permiti madunggan na ito, sir, WBO, WBE, WBC, GBO. Kung si Jenel, mudao o ma, sir, unsa'y status niya, unsa'y ranking niya, for example, sa kung sa WBC, WBA, asa na siya karon?
Pero sa inyo, or sa inyo, dapat po yung ranking ngayon nga para paikon na ta sa mga international career niya? Yeah, definitely. Mo kaya po na. Pag muna ako siya, I will be the champion for Asia Pacific. So, in the same manner, pwede siya makasulod sa WBO, WBC, and WBA. Basta mag-champion siya. Then kung ang kanina championship belt will be his portal for him to go to the United States to further his training, ato na siya mag-train, then he will have fights, then it will be our, it will be Red Boxing who will be handling his promotion. So we have promotions once or twice a month. So hopefully kung makaabot yung mga Pilipino at ito, we will have a weekly boxing show in the US. Salamat sa mga. Okay, mayroong hapon naman ang itapon na naman na nagpalik po Felix Rosario ng Radyo Bandilio Vigos at Bandilio TV. So naon ako si Jenel, ito po si Jenel Lausa. Jenel, papanggit ko lang na isang po ngayong MMA fighters. So ibig sabihin, tapos pa rin hindi ko na cross at ang tawag ko niya is mixed martial art po ba yan? So, paano mo mabalansi ang pagkukong mo sa ring po mas tapos may role itong boxing na kaiba po doon? So, ano pong adjustment na pinagawa mo pagkukong mo bukas doon po sa purely boxing naman? Ako, naka-adjust na ako kay since nagsugod po, boxer na good ko. So, ako na lang gi ano sa kaugalingon ba nga siguro pag boxing MMA pag MMA naman kasi mix na siya eh. So ibig sabihin na nakapokus ako sa stand up, so parang na adjust na ako akong sarili ba sa boxing. So pero nakapokus ko sa boxing kaya medyo nasahin na ako yung MMA o si boxing. Salamat. Para kay Sir din naman, Sir. So, maintindi ko, tama ba ko, Sir, na ito nga Asia Pacific? Asia Pacific sa pangalan, Asia Pacific. Hindi po ba na, hindi pa man po ito, hindi mo ng world title po tayo, no, yung mga boxer na pananalo dito. Tama ba ko, Sir? Ang tanong mo nga is, kung Asia Pacific champion tayo, so ito po pa ay hindi pa rin ito masasabi natin na world champion bagkos ito ang stepping stone o tulay ang boxing hero. So tayo ba mas makaintindi, sir? Kay Seota na lang. Kasi siya ang pagduha. May mo, kasi may mo daw, kung may mong Asia Pacific champion sa GBO. Yes, sir, sa GBO. So kasi siya siya, stepping stones sa siya para masatas natin sa ibang mga sama sa mga mupahit sa WBC, WBA, mula siya, IBM, IBO, mula siya. Naghan kayo sa ato ang GBO karoon nga ang pakante pa sa mga niyari. So kung makadaog, sige sa may nakadaog gani, stepping stone siya. Kung sa ilahasan ko ha, kung sa'yo gusto mo ba namo sa Amerika, amo sa manon, kaya amo sa i-training dito. Yes, sir. O sa sultisan sa mga paksel dali sa Pilipinas, di ba? Aling kamot ka mo, kaya kung makita na mo mamain yung panguto sa boxing, that all mo na mo dali sa Amerika. Kaya haron, makapahit mo exacto. Di ba? Tumang ko sa Amerika, para mo pahit ka o exacto, kinanglan pakline ni tayo sa mong lawas, kaya buong na mo dito. Di ba? Kung ato ka dito, kung pahit ka ka dito, kano yung kapilde? So, dito na ako training. Ako ay dormitoryo nito, pagkaon, kaya ako ay pansit. Para sa mga Pino, kaya ako na. Okay, maraming salamat, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Jonathan Dudu from Radio Bldg Eagles. So, iniset niya kamo ang main event for tomorrow's back tournament. So, unsa ka mga preparation ng inyong kinakam up just to prepare para sa main event tomorrow? And then secondly, unsa ang inyong edge sa isa't isa kapag kain mo mga naapoy lamang niya at the way nga maaway ko uma? Si Sir Jenel sa first. Aulan niya?
Firstly, yung sa iba nga mga preparation nga ginabuhat just to come up for tomorrow's event. Then secondly, kung sa'yo mong masulti or sa'yo mo nga ikaingon nga buta nga nakayok nga lamang ka sa muhang opponent ko? Akong masulti about sa preparation is sa among training. Sa among training, adon daw sa among sparring. O na among iano sa preparation ako ba? O sa dula, amo siyang i-preparean ba sa ining dula? Ay kinesya si Lopez. Di ni siya basta-basta. So, ibig sabihin, kami nag-training lang para sa duwa na mo. O wala may nag-pabaya. O na, ano sa preparation mo? Yeah. Jack. Can Jack answer the same question? The same question. The question was, how did you prepare for the fight and what's your advantage over Lausa? See, I understand Bisaya. Okay, terima kasih. Carlos Lopez, good training. Tadi siap datang untuk win KO di Tikos City. Carlos telah persiapan 3 bulan dan setelah dia batal bertanding melawan Bldg di Saudi Arabia, dia hampir putus semangat. Tetapi Carlos yakin bahwa dia akan siap bertanding di Ligo sini dan dia persiapan yang bagus untuk melawan Lausa di Ligo sini. Dan Carlos siap membawa pulang kemenangan buat Indonesia. Terima kasih. Thank you very much. They are ready to fight and they are ready to win because they prepared already actually 3 months back because sir, he is supposed Mike. To fight in the undercard of Amir Khan. He was supposed to fight in the undercard of Amir Khan in Qatar. Pero it was canceled last minute. So in other words, for the past 3 months he has been on training for this fight. Now when I contacted them to fight, he's already ready. So they are niani sila dili para magpapildi. Niani sila para magdaog. Okay. Question. May nga po sa lang. Pumunta na po sa Carlos Lopez. Yun ay makumuni sa Golden Game o sa Rockland. Base sa result ni Jenel niya, doon na imita ang Filipino fighter. Sa katulungan na si Mr. Carlos Lopez, wala makuha siya ng sakong imbang. Nung dahil na naging mo siya, yun yung pamagi na magkubos ko niyang imbang. Nakapahin mo, maturang nakahatang siya kung ito nga ron. Hindi nga makawain siya, ay parang handa. O niya nakita nga, kung sa kay Pico, hindi siya ang nagkaway ng umang. Kapahin niya yan, yung imbang ni Karang Kapitua, on the Libby, tapos turun kita, di bawah, tapi apa efeknya performance hari ini? Oke, terima kasih. Masalah untuk berat badan memang kemarin dari Indonesia udah masuk, udah pas dan siap untuk fight. Tapi karena kemarin dia sempat makan buah duku di Digos City sini, akhirnya beratnya tambah 2 ons. Dan itu tidak masalah buat Carlos Lopez.
Dia sebagai seorang petarung sejati, dia siap kapan saja untuk menurunkan berat badan yang masuk. Kalau masalah untuk berat badan, tidak masalah buat Carlos Lopez. Terima kasih. Ang hapon ba, pag kita ni kay Mayor, no, nag-verdi si Colme, after that, nakakita ko ang nanik itong brutasan. Okay. Kanang doko, ato alas, lansones mo na, kanang doko mangod, that's an Indonesian variety of lansones. Nagpapalit sa ko ang hapon ko, ang wakakilong, giurot niya, ilamig kayo. Busa, na-overweight siya ng buntag. Kaya ba is ready to fight? Okay. Yung pala yun. Yung pala yung dalila. Lansones. Ito pa sa makakaway, natapusan na sa'yo silang mga weak points. Muta na ko sa doha, may pala ba sila kasi mga weak points silang atbang? Akong may kontra is wala man di pa naman nakita niya duwa sa YouTube. So nag-train niya may para sa iyang like ano ba say ano ang tawag niya nag-train niya para preparasyon lang ba? Preparasyon lang eh basta away ilorong kini yung kaway niyo asan dapat ang brong tipos niya huyang oh ayan kaya iba man mo nakita niya yung duwa so nag-focus na kami o nag-prepare na kami sa duwa sa duwa na kami okay. Terima kasih. Kalau untuk pertandingan besok ini memang Carlos persiapan bagus tapi Carlos menghargai Jenel Lausa karena memang dia bagus, tapi Carlos siap fight di atas ring dan kita akan menonton langsung di atas ring. Apa yang terjadi di atas ring semua dipasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Carlos hanya siap untuk fight. Terima kasih. Okay, ano sila nandito? Ito fight, tanawon na lang daw na ito. Tanungin mo naman si Glenn. Tanungin mo, tanungin mo. Tanungin mo na daw sila magdagang istorya. Glenn. Pwede ba? Apalap sir. So makapasalig ang doha, malipay ang kanang tao. Tawa naman yan si Glenn. We will have an exciting championship bout tomorrow. Very evenly matched. Ako ah, nakita na ako, but I don't have to tell them what to do. I've seen them fight. Fighter, just see them. Kaya ako sabi ko, dili ko gusto nag-mismatch. I want an even fight. Para matest na ito, ang atong buksinero, mamayo yun. Diba? Eh, ang atong tumukin mo ha, world championship. So if I have to go with mismatches, una ko ang Pilipino permit, so how can we gauge them to become world champion? Diba? Una akong ba? We guarantee you an exciting championship bout tomorrow. Ikaw, Jenel. Question pa? Mike. Dala? May question pa? May question. Lang may pamutana sa goals ni Jenel. Coach Bondol. Nasayang kung yun ka coach niya, kining kalabanan ni Jenel, dili ni basta-basta. Kay nakita mo ni mo mismo sa iyang boxer. Unsa ba ka, pila ba porsyento ang imuhang paniguro nga kamo ang makakuha mo sa kining bagusa nga pagadulaan nila ni Jenel? Unsa ba nga ka-confident ninyo nga kamo yun ang managiya ni o kamo ba ang makadalaan ni dito sa inyong lugar ninyo? Wala ni Umak. Kaming dula ang magiging di professional. Huwag may nagpabaya sa training kay Palumi at si
Carlos Lopez. Isa po. Mahal na boxer kay yung mga nakuntra po at mga minirats po. Pero kami, siguro, amo nang nahimo ang 100% sa training, siguro sobra na. Kitawa na lang pa, tuning iuli. Kaya asampun ni para makuha naman eh. Kaya first time naman eh, mudula, inganing big event. Salamat din kami sa mga taga-Digos na welcome nila kami dito. Alam lang kay Sir Ray, today's sa ato pong Mayor Joseph Dagas and kay Sir Taicho, maraming salamat sa inyo. Nakatilaw na kong durian. Ang sa MP Digos team, nag-training yung nag-apot dito. Salamat kayo. Alright, any more questions? Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.